Paribagong diplomatic protest ang balak ng DFA dahil sa harang na inilagay ng China sa Bajo de Masinloc. Pero sabi ng isang senador, nakakasawa ng maghain ng diplomatic protest lalo't hindi naman nakikinig ang China. Saksi si Rafi Tima. Paglagay ng harang na may buya. Ang paglalagay ng China ng lumulutang na pangharang sa Bajo de Masinloc nitong Miyerkules, hindi raw unang beses nangyari. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, dati nang naglagay ng kilalumulutang na kadena ang China matapos ang ilang buwang standoff sa Bajo de Masinloc noong 2012. Naglalagay sila doon ng floating barrier, parang chain. Yun yung mga initial na ayaw nilang palapitin yung ating mga vessels doon. And then for a while, tinanggal naman na nila yun. So ngayon na lang uli yung mga naulit. Ngayon, naputol na ng PCG ang harang na inilatag ng China sa bunganga ng Bajo de Masinloc at hinango ang akla ng boya para hindi na magamit. Kinundin na rin ng gobyerno ang pagharang ng bangka ng China Coast Guard sa isang mangingis ng Pinoy roon. Nakita naman natin, muntik ng mabangga yung ating mangingista. So what will happen kung nabangga yan? E di nalagay sa alanganin yung buhay ng ating mangingista. Nananawagan tayo sa Chinese government na bigyan ng instruction yung kanilang mga Coast Guard dyan na iwasan yung ganyang pagkakataon. Kahit ang BRP dato bangkaw ng BIFAR, sinundan ng CCG habang nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc na nauwi sa standoff sa distansyang 30 hanggang 50 metro. Ganito kahigpit ang pagbabantay ng China Coast Guard dito sa bukana ng Scarborough Shoal. Napalapit lang kami ng konti rito ay hinabol na kami itong dambuhalang China Coast Guard. At may kasama pa siyang dalawang China Coast Guard at isang Chinese militia. Bahagi ng bayan ng Masinloc Zambales ang Bajo de Masinloc at sakop din ang ating exclusive economic zone. Pero sa kabila nito, gate ng China sa Pilipinas matapos nitong tanggalin ang pangharang, huwag itong mangudyok o maghanap ng gulo. Pero ang posisyon ng DFA, maging ng ilang senador, illegal ang paglalagay ng barrier. Balak ng DFA na maghain ng protesta. Any obstacle or any kind of harassment is not in accordance with UNCLOS and the rights that the countries have with respect to the EEZ. Kung meron nga may karapatan maglagay ng obstacles doon, baka tayo pa eh. Pero hindi rin natin gagawin yun because of that second part of the ruling na we should allow also fisher folk from other countries to fish in the area. Pero si Senador Bato de la Rosa tila sawa na sa diplomatic protest. Pwede rin bang ipatawag si Chinese Ambassador Huang Zilian at pagpaliwanagin kung bakit ito ginagawa ng China? We'll also probably ask our embassy in Beijing to go to the Chinese Foreign Ministry. We are sick and tired of all this diplomatic protest. Huang Sekretaryo po rin na Affairs, tawagan ko yung diploma yung kanyan, ambassador yan, hangin ko ito. Lasingin kita. Isa pang mungkahi ni De La Rosa, bigyan ng confidential funds ang DFA. Pero sabi ng DFA, hindi sila humihingi ng confidential funds. Ikinakampanya raw ngayon ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council. May mga bansa na raw na naghayag ng suporta. If we're on the council, we will have a voice in these issues. Our aim is to try and manage our disputes with China through the rule of law. And international law. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga iigan, samahan niyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.